Sa Luneta Park sa Maynila na nagpalipas ng gabi ang ilang pamilya na doon nagdiwang ng Pasko. Kabilang sa mga atraksyon ng park ang dancing fountain at libreng concert na lalo raw nagpasaya sa Christmas bonding ng mga nagpasko sa Luneta. Balita hatid ni Haji Rieta. Halos di mahulog ang karaimang Luneta Park kagabi. Dito kasi nagdiwang ng Pasko at nagpalipas na magdamag ang marami sa mga kababayan natin. May libreng concert pa na halos mapuno rin ang loob ng public auditorium ng Luneta. Pero ang pinakapatok sa marami ay ang dancing fountain na ito. Ilan sa mga atraksyon dito sa Luneta Park ay itong fountain na to na tingnan nyo naman, napakaganda at talagang may iba't ibang kulay pa na lumalabas dyan. Kaya naman yung mga tao ay talagang kahit na gabing-gabi na ay nandito pa rin sa Luneta Park para naman ipagdiwang ang Kapaskuhan kasama kanila mga pamilya. Masaya. Hindi kasi ngayon lang kami ulit nakapasyal dito. Kailan ba yung last? Tagal na yun, malalita yung mga anak ko eh. Talaga? Ano bang pinag-iba ng Luneta kumpara noon? Ngayon mas maganda, maraming tao. Maganda yung fountain. Ay, fountain. Kumusta naman ang Pasko? Celebration? Okay lang. Pating salo-salo sa bahay, tapos special dito. Masaya naman kasi sama ko mga pamilya ko. Dito kayo sa Luneta nag-celebrate? Oo. At dahil sa pagod, dala ng maghapong pamamasyal, marami ang dito na nagpalipas na magdamag, gaya ng pamilya ni Jacqueline Salao na taga Obando, Bulacan. Nakaugalian na raw nila pumunta sa Luneta tuwing Pasko. Lahat kami talaga magkakasama. Lahat ng pamangkin ko kasama ko. Halos nasa 30 yata lahat kami. talaga isang angkan na lang. Isang angkan na isang barangay talaga kami. Di naman alintana na iba ang dami ng tao. Ang importante raw ay nakakapag-relax sila. Iba raw kasi ang atraksyon sa Luneta kapag ganitong pagkakataon. Okay na. Okay na. Maraming tao. So, overnight na kayo ito. Kami mamaya pag umaga. Haji Rieta, GMA News.